Good day, everyone. Welcome back to my YouTube channel, Abundant Garden Hydroponics. Again, maraming salamat po sa mga nag-subscribe. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe to my channel now para po sa mga updates tungkol sa pagtatanim gamit ang hydroponic system. Dito ko nga po tinuturo ang mga simpleng pamamaraan kung paano tayo makapagsimula ng pagtatanim sa ating hydroponics. Ngayon po, 1 week na nakakaraan nang tayo ay mag-germinate o magpunla ng ating tomato. So ngayon, bibigyan ko po kayo ng update sa ating progress ng ating tinanim na tomato. So nasa nursing stage na po siya. So ito po siya. Kukunti na yung aming tanim na lettuce kasi kaha-harvest lang namin. Kaya again, maraming salamat po sa mga nag-purchase ng aming fresh lettuce. So, enjoy your meal. Yan po. Healthy po. Again, yan po yung ating tomato. So, kung makikita natin, ayan, may ano na siya. True leaf. And then, mahaba na po yung kanyang roots, healthy po. Okay. Ito. So, 2 to 3 weeks po, pwede na po nating i-transfer siya sa kanyang grow box kung saan natin siya pwedeng ilagay. Again, ang gagawin po natin dito ay drip system. Isang hydroponic techniques din po upang sa ganun mas makatipid tayo sa water nutrient solution. Kasi yung una ko pong ginawa ay Kratky method. Napakalakas po niyang mag-consume ng water nutrient solution. So ngayon, ang gagawin naman natin ay drip irrigation system ng hydroponics. Kaya po, sabay-bayan niyo ako sa mga susunod na araw sa ating pagtatanim gamit nga po yung drip irrigation ng hydroponics. And then, dahil marami na tayong vacant na grow box, ayan, nakikita nyo. So, kasi kaha-harvest lamang natin kahapon. So, ngayon kailangan natin ng kapalit na para sa next batch. So, yan. Nakikita nyo po yung tatlong nursery box. So, yan po yung ating ipapalit sa ating mga bakanteng grow box. Yan. Okay. And also, meron din tayo expansion or extension ng ating lettuce garden doon sa likod. So, papakita ko rin po sa inyo para may idea kayo yung setup. So, ito po yung setup natin. Ganyan. So, doon naman po iba. So, pakita ko rin po. Then, check po din natin yung progress ng ating lettuce sa nursery box. Kung ano na po ang status. Kung healthy na rin po ba siya at ready na rin ba siyang i-transfer sa ating grow box. Ito na ba?
yan po, nakita na po natin yung progress ng ating tinanim na tomato o kamatis. Healthy po siya. So, recap po tayo sa ating ginawa. Yung una ay germination. So, germination stage. Ang ginamit po natin ay paper towel o tissue. So, sa pamagitan lamang ng paper towel, makakapagpunla na tayo ng kamatis. So, napakadali pong paraan yan. So, watch nyo lamang po yung video ko doon. And then, pangalawa, yung pagtransfer naman sa growing media, which is ang ginawa po natin or ginamit po natin ay growing media foam or sponge. So, yan po ang ginamit po natin. And then, nilagay lamang po natin siya doon para po sa nursing stage na po. So, yan niya po. So, nasa dalawang stage na po tayo. Then, sa susunod ay yung vegetative stage or then fruiting stage. So, yan po ang ating mga stages ng tomato. Kaya po, subaybayan nyo lamang po yung ating pagtatanim. Again, maraming salamat po sa mga nag-subscribe. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe to my channel now para po sa mga updates tungkol sa pagtatanim gamit ang hydroponic system. Again, this is Abundant Garden, making backyard garden easy. Thank you.